Ayan, Sir Aldi. Alam mo, Miss Rica, tsaka Coach Nonoy, isa sa mga, eto hindi naman natin pwede maiwasan, Coach, eh, highly controversial na fighter mo na dumaan din sa'yo, si John Real at Casimero. Yes. Alam, alam mo, si nung hinawakan, ewan ko, anuhin mo ako, Coach, kung mali ako o tama ako, ah. Simula hinawakan mo si John Real Casimero, eh, hindi pa siya natalo. Wala, walang talo. Walang talo pa. Walang talo. So, walang talo. So, now na medyo nasa crossroads siya ng pagboboxing niya. Kung nakikinig siya, kung nakikinig lang siya at ano yung masasabi mo sa kanya? Bilang siguro anak mo na rin, Coach, 'di ba? Oo nga, oo nga. Eh, sinabihan ko siya, may mga advice din ako sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, ang makakatalo sa'yo, anong makakatalo sa'yo, sinabi ko eh, yung timbang mo. Yung timbang mo, yun lang makatalo sa'yo eh. Kung makinig ka lang sa akin, yung timbang mo talaga ang problema. Kaya wala makakatalo sa'yo sa timbang mo pag nagpukot yan sa timbang mo. Wag mo talagang ano yung timbang mo. Kailangan kukunin mo talaga sa fight yan. Eh, minsan siguro, pag nakauwi doon sa lugar nila, hindi ko na alam kung anong ginagawa niya. Marami. So, wala na ako doon. Basta yung sabi ko siya, basta nag-start yung training, focus ka lang sa timbang mo. Huwag mo papayaan yung timbang mo. Walang makakatalo sa'yo sa timbang mo. Eh, yun nga. Problema nga eh. Ayaw makinig, so mayroon siyang ibang desisyon niya. Ganun. And hopefully, Coach Nonoy, ang siyempre kahit lahat naman tayo ay Pilipino eh, sana maka-recover din siya, 'di ba? Oo. Ang tanong ko lang, Coach, sa iyo, bukas ba yung pinto mo kung sakaling kumatok siya? Anytime naman eh, kasi kami ni John Ray, wala kaming samaan ng loob pagdating sa maganda yung relasyon namin. Anytime, pwede siya. Pwede ko siyang matulungan dyan about training. Eh, wala naman akong problema eh. Alam naman niya yung ugali ko rin eh. Pag nasa training ako, hindi pwedeng, sa isip ko, walang kumpiyansa talaga ako eh. Walang kumpiyansa kahit sino pa yung kalaban mo, ako sabihin kaya mo yan. May kamay rin yan. Pag sabi ko, training talaga yan. Yes. Miss Rica. Yun nga eh. Speaking of, yun nga, kasi meron pa rin ano. Parang humina yata yung sounds ah. Ah, ito po. Coach, ayan, naririnig niyo po kami. Coach Manoy, hello po. Hello. Apo, sige po. Bago habang iniayos ni coach ang kanyang device, ano, hello kay Sir Rod Michael Sargilia, sabi niya, best trainer daw si Coach Nonoy Neri, ito ang the best. Tapos si Ma'am Christine, sabi niya, kaya daw gusto niya na mag-train si Coach Nonoy kay Aston kasi very strict and grabe mag-discipline. Wala pang talo si Aston sa kanya ever since. Ayan. Tapos ito naman may question ano, unahin ko na muna yung question ko. Baka makalimutan ko. Tungkol kay John Real pa rin, coach, ano? Kasi meron siyang public persona na alam naman natin na yung aangas ng Pinas. Ano? Pero ano ba siya? Ano ba yung totoong John Real na wala siya sa harap ng camera? Si John Real? Si meron? Si John Real sa nakilala ko sa kanya. Iba. Iba yung John Real. Sabi ng iba. Mayabang. Sabi nila. Pero ako, hindi ako nayayabangan sa kanya eh. Si Jandre, pag nagkasama kami niyan, wala, napakasimpleng tao, kausap, maganda kausap. Walang yabang. Sa ano lang yan, yung personalidad niya, yung pakitang ano niya, tao niya na, kunwari, yung, he is a vlogger also, di ba? Yes. So, yes. Talagang angas na yung tawag na angas. Pero yung sa totoong buhay, mabait si Jandre, yung ugali niya mabait. Para sa akin. Ayun na nga eh, no? Ano lang ngayon, way niya kumbaga para i-market ba yung kanyang sarili. Kasi yung parang minamarket lang yun yung pangalan niya talaga. Yes,